sa kaugnay na balita, dapat na isuko ng US Marines ang suspect na US military soldier sa pagpaslang sa isang transgender na Pilipino. Pag-amin ng AFP, hindi nababantayan ang lahat ng Amerikanong sundalo sa kanilang break. Narito ang ulat ni Rema Peñaflor. Umaasa ang Armed Forces of the Philippines na isusuko sa Pilipinas ng US Marines ang kanilang kasamahan na suspect sa pagpatay sa transgender na si Jeffrey Laude. And hopefully they will surrender the identified soldier that is allegedly involved in that incident. Nakasaad sa Visiting Forces Agreement na ang kustodiyan ng suspect sa pagpatay ay mapupunta sa Estados Unidos, habang ang Pilipinas naman ang hahawak sa jurisdiksyon ng kaso. Inaasahan din ng AFP na seryosong tinitingnan ng Estados Unidos ang kasong ito. Nangyari ang pagpatay sa oras ng break ng mga Amerikanong sundalo sa kanilang balikatan exercises. Aminado ang AFP na hindi nababantayang mabuti ang lahat ng 4,000 Amerikanong sundalo sa kanilang break. Isa ito sa mga pribilehiyong ibinibigay sa mga sundalong sumasali sa balikatan. Nasa kamay na po ng mga Amerikano yan kasi behavior po yan eh. Kaya nga ang ina-emphasize ko sa sundalo, kawal, disiplinado, bawal, abusado, dapat asintado. So maybe they can adapt our slogan. Pagtitiyak ni AFP Chief Gregorio Katapang, lahat ng barko ng US military ay grounded habang iniimbestigahan ang kaso. Dagdag ng AFP Chief, hindi makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at ng US ang insidente. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.